Ngayon ay nagbabalik tayo para sa isang video. So, may video tayo for today, guys. Hindi katarantaduhan, wow! Hindi katuwaan, kundi isang beauty vlog. Kasi gusto ko i-share sa inyo yung first ever experience ko na magpa-facial. So, nagdiderma naman ako noon, kaso hindi siya yung katulad ng ginawa sa akin na inaalis talaga yung mismong acne sa yung tubo mismo, yung tubo. Yeah. Basta siguro naman nagigets nyo na ako sa mga nagderma dyan. So ayun nga, beauty vlog ang vlog kong ito. So sorry kung hindi ako lately nakakapag-upload kasi guys ay nagkameron ako ng problema sa aking laptop since parang ipinareformat siya. So nawala yung editor na aking video. Editor? Basta yung pinag-e-editan ko ng aking video, yun nawala. So, ayun, pinaayos ko pa ulit dun sa nagawa. So, ayun na nga guys, gusto ko i-share sa inyo yung experience ko. Kasi ako, hindi naman kasi ako na nagkaka-pimples noon talaga sobra. Guys, baby face po ako, lalo na po nung high school hanggang college. Siguro nagka-pimples lang ako nung bandang mga second year college. Yun guys, hindi ko din alam kung ano nangyari. Basta yung iba sinasabi na lang is siguro dala daw ng pagdadalaga, ganyan. Sadya daw naman nagkakameron ng pimples, ganun. Kaya parang napanatag ako kasi hindi naman kami kasi gano'n nagkaka-pimples. Kaya sabi ko, ay lilipas din yan, nawawala din yan. Kasi sabi nga nila, normal lang naman daw magka-pimples, ganito ganyan. Pero habang tumatagal guys, syempre nahihiya na din ako humarap kasi ayun nga, alam nyo naman guys, lalo na sa aking course guys, ano naman ako, tourism ako, tapos ganito, ayan, dami-dami kong pimples. So, nagpa-facial ako, home service siya noong October 2. Yan guys, so ngayon is November na, 1 month na nakakalipas. So, ito na yung face ko today, ayan. Although, meron pa siya mga bakas-bakas kasi sobra guys yung naging pimples ko. Hindi siya pimples, acne na siguro yan kasi nagnanana na yung iba. So, ayun nga, sana is mas naagapan ko para sana hindi ganito siya ngayon. So, ayun guys, papakita ko sa inyo yung aking experience noong nagdederma ako. So guys, ayun na nga po, nakalimutan ko sabihin na hindi na po ako nag-makeup para kitang-kita nyo po yung mismong mukha ko, yung kung anong itsura talaga ng mukha ko. Ayun guys, so, hindi siya katulad noon. Medyo ito nagbubutas-butas na kasi since ito yung pinakamalalang part ng pinakamaraming pimples sa mukha ko. Ayan. So guys, nung una enjoy ako kasi nilalagyan ng cream yung mukha ko. Parang minamasahe siya guys. So ang sarap-sarap sa feeling guys. Ang sarap-sarap. Yan, facial ako. Kita nyo naman na siguro guys, di ba? So then ang sunod doon is, oh my god guys, yun na yung pinuputok na yung pimples ko guys. Nung una ang sarap-sarap kasi pinuputok, tapos nung pangalawa guys, gumamit na siya nung mismo pangkuha ng mga laman-laman sa loob. Yung alam mo yung masakit pa doon sa pinipisil, kaya sobrang sakit guys, grabe. Sobra, alam mo yung kumbaga baon kung baon yung pagkanyang pagkuha ng pimples ko. Lalo na yung iba, yung mga hindi pa lumilitaw na pimples ko. Yun yung pinakamasakit guys. Kasi syempre, kailangan niya rin yung kapain.
para maubos na lahat ng active na pimples dito sa mukha ko. Kaya sobrang sakit, guys. Iyak ako noon. Hindi ko alam kung na-film ko yun o... Hindi ko alam kung na-film ko, pero parang hindi. Ang na-film ko lang siguro is yung ginagawa, yung process sa mukha ko na yun na nga, kinukuha na nga yung mga pinipisa na yung mga pimples ko. Parang ba dinudukal yun, guys? Yun yung term. Dinudukal yung mukha ko na sobrang sakit naman, guys. Grabe, halos magpasapasa na yung mga ganito ko noon. Nagpasapasa. Hindi ko na na-video kasi, guys. Busy pa rin ako sa work noon. Tapos, syempre, dala din siguro ng mask na kaya hindi pa siya gaano nagpe-fade. Pero, maganda naman, sulit naman magpa-facial at derma. Basta, i-maintain nyo lang siya at sundin nyo yung mga payo na nagde-derma sa inyo. Ayun. So, ayun na nga, dinukal-dukal na, guys. Ayan. Tapos, pagkatapos ng dukal-dukal noon sa akin, ang ginawa naman nila is parang inalis yung blackheads ko sa ilong. Sabi nila is mas masakit daw yung inaalis yung blackhead sa ilong. Pero parang hindi naman ako ganon nasaktan. Siguro nung una, oo. Pero nung mga nagtatagal-tagal na, parang mas masakit pa rin yung ginawa dito sa mga mukha ko. Yan, sobrang dami kasi nyan dito, oo. Oh. Ayan. Tingnan mo ngayon, oh, nagpe-fade na yung iba. Buti na lang naaalis na yung iba. Tapos, ayun na nga, inaalis na yung mga blackheads. Tapos nilagyan ako nila ng mask. Yung mask na kulay puti. Na para siyang betonite. Basta para yung ganun, betonite na mask, yung parang semento na titigas siya sa mukha mo, ganyan. Kailangan mas maganda ang, mas matagal ang babad, mas maganda yung kalalabasan ng betonite. Ay, nalimutan ko pala, guys. Yung una pala is, ano pala, na bago dukalin pala, guys, nagpausok muna daw para usok-usok muna sa mukha ko para lumabas yung mga pimples ko, para mas madali nilang dukalin yung laman ng pimples ko. So, ayun nga, sobrang init, guys. Grabe, maiyak-iyak din ako doon. Sobrang sakit, guys. Tapos, ayun na nga, nilagyan na nga nila ako ng mask na para simento, ganyan. Lagay-lagay ng simento. Sobrang, alam mo yung parang, hindi ko ma-explain yung pakiramdam noong time na dinudukal ako. So, ayun na nga, diba, guys, naglagay na nga ako ng mask. Then, after nun is, parang, in-advisean din nila ako na, yung mga malalaking pimples is, i-injectionan nila. So, parang kinabahan ako kasi grabe, sa mukha i-injectionan ka, 'di ba? Tapos binilang nila kung ilan 'yon, siguro almost 20 'yon, kasi nung una ang bilang nila is 15 pero nagdagdag pa sila. Kaya sobrang sakit, guys, nung ini-injectionan niyo. Alam mo yung pakiramdam na ramdam mo, lumulubog yung ano, yung injection. Basta ramdam mo ito yun. Oh, guys, dito yung pinakamasakit na part, na sobrang ramdam ko na in-injectionan ako. So, ito may bakat pa o kahit pa paano. Ayan. Oh, guys. Pero kahit pa paano naman, guys. Oh, diba nawawala-wala naman? Oh. Tapos, in-advise after ng injection, in-advisean po nila ako ng mga gagamitin, may soap, may toner, may sunblock, and may cream. Ayun. In-advisean nila ako na gamitin 'yon para mawala yung mga bakat ng pinag dukalan nila nung time na 'yon. So, yung soap daw is for morning and evening, tapos yung toner ganun din. Tapos sa evening gagamitin mo yung cream, tapos sa morning naman ay yung sunblock. So, isang beses lang natin gagamitin yung cream, pang gabi lang yun. Tapos, sa sunblock ay pang umaga. Since yung cream daw is pang remove ng scars. So, ayan, mukha namang effective. Kasi kita nyo naman, oh. Guys, isyo-show ko din dyan yung ano, yung mukha ko nung sobrang nagbe-breakout yung mukha ko.
na-delete ko na kasi yung ibang pictures ko na sobrang kitang-kita nyo namamaga yung mukha ko at nagnanana. Sobrang guys, nakakahiya pong humarap sa tao. Noong time na yun talaga guys, sobrang wala akong confident nun kasi ayun nga gawa doon sa mukha natin guys. Lagi ako nung naka-makeup para matakloban. Syempre guys, tourism ka tapos ganyan yung ano mo, yung aura mo, diba nakakahiya guys. So ayan, ma-advise ko lang guys sa inyo is pag meron na kayo ng pimples, ganon, agapan nyo agad kasi ang hirap po pag pinatagal nyo pa, baka yung mga pimples nyo is maging siya yung cause ng pores, na kapag hindi mo agad na agapan is yun nga, malulubog, ano ba yung tabi nung ano, siya yung dahilan kung bakit nagbubutas-butas yung ating mukha. Pero hanggat maaari, kailangan agapan natin at yung part siya ng pag-grow natin as human, pero hindi naman ibig sabihin nun is hahayaan na lang natin sila na dumami. So yung iba kasi sinasabi lang na dahil nga daw na nagdadalaga na, nagbibinita, ganyan, parte lang daw yun ng pagiging teenager. Pero, guys, ma-advise ko lang po sa dya ay agapan nyo agad kasi mahirap na po, baka magbutas-butas na rin yung mukha nyo. Good thing nga po, medyo naagapan na yung akin kahit pa paano. Ayan po, ayan. Ginagamit ko naman po yung in-advise sa akin yung derma ko. Then, One thing pa po na ginagamit ko is yung aking etude galing sa Hong Kong. Ayan, pinadalhan po ako ng aking daddy since sabi ko sa kanya is hiyang ako sa etude product. Gawa nung by January to February po, nag-vacation ako doon. At ayun, winter doon guys, gumamit ako ng etude at sobrang nag-clear yung mukha ko. Pa-flash ko naman dyan guys yung picture ko nung nasa Hong Kong ako. Sobrang nag-clear yung mukha ko guys. Sobrang ganda na niya. Hindi na siya ganito. Wala na kayong makikitang bakas-bakas. Then umuwi ako dito sa Pinas ng mga by February. Ayun guys, bumalik na naman siya. So, kailangan ko na namang agapan. So, ayun guys. Hanggat maaari, agapan niyo yung mga tumutubong pimples. Kasi, dadami yan ng dadami. Swear, agapan nyo hanggat maaari. Hindi yan parte ng pagdadalaga. Kundi, kung hahayaan nyo lang siya, hindi siya mawawala, guys. Huwag nyo mahalin yung pimples nyo. Walang forever, guys. Kaya huwag nyo mahalin. Charot! So, ayun na nga, guys. So, guys, ito ipapakita ko po yung etod na ginagamit ko. Ito siya, guys. Ayan, hindi po yan sponsor, guys. Ha, bili po yan ng daddy ko. Ayan. Moist Full Collagen po. Skincare set. May dalawang set po siya eh. Hindi ko po alam yung isa. Basta eto the house po. Ayan, guys. So, ito po yung laman niya. Guys, meron din siyang toner. Ginagamit ko po ito dalawang beses. Umagat gabi. Ito din, emulsion, guys. Itong emulsion is para siyang parang lotion. Basta, guys, parang lotion. Mabango siya. Mabango. Sobra. Pagkatapos nung Moist Full Collagen ko, dalawang beses din yon. Sa gabi naman, ginagamit ko tong cream. Ayan, cream. Sa gabi lang to guys, ginagamit ko yung cream sa gabi. Pero sa umaga, hindi na. Pagkatapos ko ng toner, tsaka nung emulsion at cream sa gabi, ay gumagamit ako ng serum. Ayan, serum. Perfect serum. Ayan, guys. Libre po siya ng Etude House. So, tinry ko din siya. Sobrang ganda niya. Sobrang bango. Ang sarap niyang i-apply sa mukha. So, kung ako sa inyo guys, bili na rin kayo nito kasi sobrang effective ng Etude product since sobrang sensitive ng mukha ko guys. Sobrang sensitive talaga guys. Hindi ako hiyang sa mga ibang product. Pero nung tinry ko to sa Hong Kong guys, kung effective siya sa akin. So, ayan yung laman nga guys.
Itong malaking ito, emulsion to, tsaka toner na malaki. So ito, nung una, ito yung parang mga pang ano lang, yung parang meron ganito mga parang mga tester lang, ganon. So ito, hindi ko pa nagagamit kasi ito muna, tipit-tipit muna tayo guys, at malayo ang bilihan ng ito. So ayan guys, sobrang effective niya. Ma-advise ko rin sa inyo to kasi sobra talagang laki na itulong din kahit papaano. Tingnan nyo naman guys, oh. Hindi katulad ng dati kong mukha, sobrang, alam mo yun, parang magbibitak-bitak na. Yung kaya-kaya na, ano bang tawag doon? Alam mo yun, parang sa pulot. Guys, parang ganun, sobra malala talaga. As in, may mga na. So, ayun guys, I hope nakatulong sa inyo ang video na to. So guys, effective naman magpa-derma, basta maintain nyo lang. So ayun, sana natuwa po kayo sa video na to. At huwag nyo kalilimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So ayun, road to 1,000 subscribers na tayo guys. Abangan nyo po ang paraful ko. Bye!